Ngayon, maghintay lang siya ng kamatayan niya. And dito patay na siya, no? Pa, wala siyang mawang papatay. So nice. And then, plant at... Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas, and happy Chinese New Year sa inyong lahat, ano? So, it's the Lunar New Year and now it's Year of the Dragon. So, yung mga dragon dyan, magselebasa na kayo. At sino ang happy? Siyempre tayo ang happy dahil ang ating subscriber count umakyat na naman to 137 in the last couple of days, ano? So, thank you very much to our new subscribers. Unfortunately, hindi ko kayo makita. So, hindi ko kayo mailalagay dito, no? But, nevertheless, I am very thankful kung sino man kayo na nag-subscribe sa ating channel. Okay, so alright. So, kung hindi nyo pa napapanood ang ating huling episode, no, ng SACC, lalagay ko rito ang SACC 42 kung saan pinaghiganti ako ni Specterax, ano, sa mga mech teams na lumapas tangan sa akin. So nag-murder spree siya against sa mga mech teams, ano. Okay, that's a very exciting video, so if you haven't watched it, make sure you do. Now, speaking of which, meron tayong panibagong team na tinetest out ngayon dito, and let's get on with the show. Alright, ang una nating kalaban dito ay si Dilamar Bastos. Hinayupak na pangalan yan. Hindi, baka Dilamar Bastos, ano? So, sa Pilipinas kasi, or in the Filipino language, yung Bastos, ibig sabihin, that means rude, no? That. So, anyhow, let me introduce you to our exciting new team. So of course, ang ating plant tank ay nandiyan pa rin sa harapan. And ang nasa likuran niya ay ang ating dual blade crit beast, ano? At ang nasa likod naman, so nag-test out ako nitong itong bagong addition sa team, ano? So it's a blackmail bird. Now lagi akong hirap at inis na inis pagka meron akong nakakalabang blackmail bird, ano? Kasi usually ang tactic niyan is titirahin niyan yung fastest enemy and then itatransfer niya yung aroma niya dun sa fastest enemy, at the same time isasabay niya sa kuan, ano, sa beast or mech, alin man dun sa dalawa ay sasabay niya dahil malakas ang tira ng mech para patay kung sino man yung tatargetin niya, no? And just like that, dito papatay natin to rito. Uy, buti na lang nauna tayo at natulala na lang yung beast niya, no? Here we go, patay ka ngayon sa crit beast ko. Okay, ang next naman natin kalaban dito ay si Kuya Will, ano? So Kuya means brother in Tagalog, ano? Usually elder brother. You don't use that for younger brothers, ano? So Kuya is elder brother. Okay, so binanata niya agad ang aking mid lane. Walang yang isda, patay kagad ang mid lane ko, no? So meron siyang pang skip, this one, gerbil jump, ano? So as long as merong 2 axi or more, i-skip niya yung first axi. So in this case, tinamaan niya yung aking beast na walang kalaban-laban na nanahimik lang dun sa gitna. Okay, so ngayon babanatan din siya at gagantihan naman siya ng ating ibon, ano? So yan, ito yung sinasabi ko, mag-aaroma and then at the same time lalagyan siya nung iba-blackmail siya para sa kanya mapupunta ngayon yung debuff or yung target. And this time, at dahil hindi napatay ang beast natin, saktong-sakto, pak, sayang lang, wala siyang energy, no? So wala tayong nanakaw na energy, but that's okay kasi marami pa tayong energy. But in this case, ako naman ang ninakawan niya ng energy, pero that's okay kasi nag-iipon lang tayo, no, ng ating kuan, ng ating cards. And here, i-skip natin ito and didiretso tayo dito sa mukong na to at magbubuwis buhay tayo, no? And the same thing, meron na naman tayo nilagay na aroma dyan sa kanya para yung poison dun sa kanya mapunta, no? Kasi dito, walang kwenta yung poison dahil meron siya nitong refresh, right? So, tinatanggal nun ang lahat ng debuff. So, dito, at least, merong saysay ang nilagay nating poison sa kanya. At nadagdagan pa siya dahil na-timingan natin ng magandang poison galing sa ating plant, no? Very nice. Ngayon, maghintay na lang siya ng kamatayan niya. And dito, patay na siya, no? Pak, wala siyang kamuwang pak, patay! So nice. And then ngayon, plant at
plant versus plant and bird tayo. No? Now, the thing is, itong plant niya, it's still pretty troublesome. Ano? But hindi ako masyado nag-aalala sa kanyang poison dahil whenever niya ako lalagyan ng poison, pwede kong i-transfer using yung ating blackmail. So, any type of debuff, pwede nating ilipat sa kanya. Pero dito, tatapusin ko na at pababayaan ko na mag-suicide ang ating ibon. Pow! Para siya patay na. No? Nice! So yung ating black male suicide bird na yan, ano, na-inspire ako niyan nung nakita ko yung laban ng isang subscribers match natin, ano. So nakita ko yun, ilalagay ko yan dito, no. So I can't remember kung si Lyurix ba yun or a different one, ano, but I think si Lyurix yun. Anyhow, or not, actually hindi si Lyurix kasi mech pala ang hawak ni Lyurix, but rather let me take a look, ano, sino ba yung ating subscriber na yan. I think si Jamie Place. Oo, I think si Jamie Place yung ating subscriber kung saan nakita ko kung paano yung ginamit yung suicide bird na yan para manalo, no? And that inspired me to try it out. And here we are. At ginagamit na natin, ayan, magbubuwis buhay tayo para magbigay ng extra damage at matrigger pa ng mas marami yung ating poison, no? So here, pack dead ball siya. Sayang yung dalawang card niya, no? Well, yung isa, zero cost yung card na yun. But that's okay. Ang importante, hindi niya na-damage yung beast natin. Although may kapalit na buhay galing sa ating bird. But that's okay again. Kahit magbuwis buhay pa yung bird natin at mapatay niya ito, which hindi niya napatay. At nagkaroon siya ng extra energy, but that's okay kasi dito papatayin na natin siya. Todo bigay tayo, no? Another suicide bird hit ulit tayo. Pak! And then pamatay. Yun! Eto na sa'yo. Pak! Yun! So ginamit natin itlog para wag niya matira itong ating mech axi, no? And sinigurado nating mauna tayo para dito tapos ang hinayupak na kalaban. Okay, so dito naman si Lunasian number 5 naman ang kalaban natin, ano. And ang team composition niya maraming spike, ano. Yan. Yang nasa likuran nito, tapos ito meron din siyang spike throw, ano. So magkaiba ang function nila. I believe ito yata is this might be a zero cost card, ano. Tingnan natin. Yeah, Vine Dagger pala ang tawag doon. No? Yeah, zero cost card 'yan, ano. Pero itong kanyang spike throw dito, ang ginagawa nito is tatalo nito. Kung sino yung may pinakamababang shield, yun ang tinitira niya, ano. So, tinira na natin ito at patay na. By the way, merong condition yun which is kailangan meron siyang mai-combo doon, no, para ma-activate yan. So, comboed with two or more cards, no. Okay, there we go. So, yan. Kaya, nung nag-spike throw siya kanina, nag-landing lang sa ating plant, ano? Pero magandang defense ng plant natin. Kaya hindi niya mapatay-patay ang leching plant natin, anong galing. So dito, transfer natin uli ang aroma there. And magbubuwis buhay tayo. Pak, patay siya. And then ito, panigurado. Pak, patay na patay talaga siya doon, ano? So here, tinapos niya na ang ating plant. Dito naman, magda-divert ulit tayo ng damage, ano, para hindi niya mapatay yung ating crit beast. And at the same time, maglalagay tayo, gumamit tayo ng ano, nung self-rally para mauna tayo sa kanya, no. So dito, totodo ulit natin and another self-rally ulit tayo. So hindi niya na naman tayo madadamage ng malaki. Dito, tatapusin na natin ito. Todo bigay. Ayan, magbigay ka pa ng moral. And then dalawang kalmot. Yun, batuhin mo yun para wala nang last stand, ano, ang ganda. Okay, so ating last match, ano, yung kanina match natin si Lunasian 5. So nung namatay siya, ba lumabas si Lunasian 4 at gusto siyang ipaghigante, no? At tingnan mo, magkamukha ang aming composition. What the heck? Yun lang na unang lumabas ang ating Dark Swoop, kaya patay ang kanyang ibon, ano. Pero actually halos sabay kami, yun lang, buti na lang nagkataon na siya ang tinira natin at patay siya dahil nag-last stand siya, ano. Mas maganda sa kung wala na siyang last stand, but nangyari ang nangyari and we can't do anything about it. So dito naman didepensa tayo dahil alam ko susugod na ang kanyang crit beast pack. So unsuccessful ang kanyang crit beast, ano, hindi tayo natuluyan, pero may follow up ang hinayupak na plant niya.
pow, durog pa rin tayo, no? But that's okay kasi nakapagpabaon tayo ng maraming lesson sa kanya, and dito wawasakin natin yung plant. Pero natunugan ng plant, ano? So nag-defense ng matindi ang plant, hinayupak, may talagang may natira pa. Pero buti na lang, at least malakas din ang defense ng beast natin kahit papano, at na-prevent natin yung kanyang atake, no? Yun lang, nanakaw niya yung ating energy. But that's okay, kasi dito titirahin na natin ang kanyang plant, and panigurado, patay. Pero mag-i-speed rush tayo later on, ano? So yan ang part ng plan. Buti na lang hindi niya panapatay ang ating beast. Sumuko siya ng Dioras. Tap out ka ngayon. So I hope nagustuhan niyo itong compilation ng ating mga laban ng bago nating composition. What do you think, ano? Maganda bang gamitin ang Suicide Bird? And what do you think about the aroma tactics ng ating ibon, no, ng ating Black Male Bird? So I hope you like this video, and if you do, please go ahead and hit that like button. And not only that, make sure you watch our other videos para kayo ay matuwa. At pag kayo ay natuwa, please go ahead and smash the subscribe button at maging kabilang kayo sa ating mga kapatatas at specteractions dito, no? So I will see you in the next battle.